Soundcheck, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At ngayon po ay pag-uusapan natin ang mga top trending stocks sa PSE. So by the way, don't forget to subscribe sa ating channel at pakipress na rin po si all button para palagi po kayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. So let's start. So by the way, don't forget to follow my account sa my Investagrams. Okay, so paki-search lang po Stock Play, then click the follow button. So number one natin is ito si APL, no? So i-check natin dito sa weekly chart. Okay, so base po dito still bullish, ano? O diba? So siya ay green candle right now, no? Ayan sa weekly chart. So sa daily chart naman, kung titignan natin, so this is a retest, diba? So sabi natin, so possible na ma-hit yung ating trend line, ano? And kasi siya ay channel na pataas. So this is an uptrend channel. So tignan natin sa lower time frame, no? Ito sa APL. So let's say sa 1 hour chart. Ayan, so mag-update lang po tayo dito, no? So dito po, okay, sa ating 1 hour chart. So very evident naman na this is a trend line, ano? O diba? So kung i-check natin, so wait lang. Ayan, so isa-isahin natin guys para mas okay. Ayan. So wait lang, mahina kalaban. So ayan po, no? So based po sa ating analysis kahapon, so this is a trend line nga, no? So we have here 1, 2, 3, 4, tapos okay, 5, then 6. Okay, so nahit na po yung ating resistance, which is the trend line nga, no? So bali kung titingnan natin to guys, yung ating ano dito, resistance kay APL is here 0.37 to 0.38. Ayan. So dito po, no? So tignan natin kung magbe-breakout. So bakit? Ayan. Kasi kung papansinin natin sa 1 hour chart, so siya ay bullish, ano? O diba? So kung titingnan natin to, so this is a bullish harami candlestick, no? Okay, sa part na to. So i-search natin 'yan para mas ano, mas clear sa atin, ano. Ano 'yung sabi ko kanina, bullish harami. Bullish harami candlestick. Candlestick pattern. Okay. Tapos sa image. Okay, so base po dito kung papansinin natin. So wait lang, ano. So check muna natin. Okay. Ayan. So ito po siya, eh. 'Di ba? So green candle. So siya po ay nag-close sa may loob nung previous body, ano, nung candlestick, 'di ba? And kung titingnan natin, so dito po sa ating chart, so very evident naman na siya ay bullish harami. 'Di ba? Ayan. Pero take note po guys, dapat siya ay makapanik dito sa may resistance natin, ano? So possible kasi mag-retest lang dito, eh. Ayan, sa may 0.38 to 0.37. Okay, around here, no? Nandiyan. So pagka po nabasag yan at nag-breakout sa APL, wow! Super huge, no? So grabe guys to. Ayan. So tignan natin bukas kung magsisiling to. Okay? So this is aiming for a next breakout. So let's see. So kung hindi naman magiging successful, so possible din na buhusan to dito sa may support. Okay? So based po dito sa ating trend line, so we have here a support, no? So wait, ipakita natin. Ayan, para mas clear. Okay? So we have 1
Tapos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and possible dito guys. Ayan, sa part na to, no? So meron po tayong confluence sa ating support, which is around here. Okay, 0.33 ano? Peso. Ayan. So dito po guys, kasi trend line to eh. Okay. Oh, ayan. Pero right now, kung titignan natin sa ano, sa early chart, so medyo nag-create siya rito ng base. Okay, sa part na to, which is around 0.35, 'di ba? So maybe ito yung kanyang minor support, no? Si 0.35. Ayan. Tapos yung kanyang significant support is here, which is around sa ano nga, no? 0.33 peso. O, dyan. So let's go back sa daily chart. Ayan. So for now, i-check na lang natin si moving average, ano? Ayan. Saka sila indicators. Let's start with 50. 50 day. So still intact pa naman din. 100. Okay, good. 50, 100, tapos 200. Nice. So what about naman kay cloud? So dapat papataas si upper cloud and lower cloud, no? Kasi siya po ay nag-print out ng higher high. Di ba? So wait lang. Okay, so good, no? Ayan, no? So pataas po si upper cloud and lower cloud. Ayan, so bullish. So dito po sa mga indicators natin, so let's start with RSI. So possible nga po na mag-retest nga to, no? Okay, so wala naman tayo ditong resistance. So ang major natin dito, resistance is here, which is around sa 96 to 97, ano? Ayan, so possible nga po na mag-retest dito yan, guys. Ayan, sa part na to. Ayan. So tignan natin, no? Tapos, so kay MACD naman, papataas pa rin. So still nagda-diverge pa rin si MACD line and signal line, ano? Si MACD line, tapos signal line. And as well sa ating histogram, so papataas pa rin. Higher high, no? Diba? So base po dito kay MACD sa APL is still bullish, no? Ayan. And as well sa ating volume, so meron pa rin pong demand, guys. At yun nga po is nag-create pa nga siya ng higher high sa part na to. So we have high, higher high. So super bullish, guys, no? Ayan. So value support, eto na. Ayan, since siya ay nag-create naman ng higher high sa part na to. Ayan, so tignan natin, no? Ayan, so tignan natin kung magsisiling pa bukas. Ito sa APL. Ayan, so medyo maganda sa 1-hour chart eh. Ayan. So let's wait nating masave. Ayan, para mas madali yung ano natin bukas. Yung recap natin, ano. So yung next natin sa AR. So dito naman kay AR, guys. So check natin. Oops. Oy, ceiling din, guys. Okay. So maganda, guys, yung ano ngayon, ano? Mga mining sectors, 'di ba? So based dito nag-gap up, guys. Super bullish ano sa AR. So from here 0.0076 lumipad siya hanggang dito. 0.011. Okay. Hindi, sukatin natin kung ilang ano yan, percent. So from here tapos hanggang dito, so almost 45%, no? 'Di ba? Super huge, no? Ayan. So i-check natin sa ano, sa weekly chart. So meron ba tayong ano dito? Okay, ano ba previous natin? Kasi sabi natin kasi pagka nabasag to, okay? So kung kayo ay nakapanood ng ating big picture analysis sa mga top trending stocks. So pagka po nabasag to, okay? Sabi natin pagka nabasag tong trend line na to, so this is huge. So yun nga po, guys, yung nangyari, no? So nabasag, guys. So that's why
siya po ay nagpump ng ilang percent. So from here sa may ano natin, sa ating downtrend line, so almost 120% na yan, no? Ito sa AR. So breakout kasi eh. So sa ngayon, kung titingnan natin dito sa ano, sa higher time frame, so siya po ay nasa resistance na, no? So, di ba? So tignan natin dito sa ano, sa monthly chart. Ayan. So dito po sa monthly chart, kung titingnan natin, so this is a resistance. Okay? So resistance na po ito, no? Diyan. So pagka nag-ceiling ulit bukas 'yan, so ang next resistance na natin na pwede niyang ma-hit is here. 0.013. Okay? So ito na po guys yung next. Diyan ano? 0.013. So we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and possible nga dito. Ayan. 0.013 yung next target natin dito, no? Kung siya ay magbe-breakout. Okay? So, tignan natin kasi siya ay nasa resistance na eh. So, kung hindi naman, so, ang significant support natin dito is nasa 0.0095, no? Peso. Which is around here. Ayan. 0.0095. Ayan, no? Tapos, okay, so balik tayo sa daily chart. Ayan, so there's a possibility nga na lumipad pa to, no? Pero tignan natin kung mababasag yung resistance niya. So for now, sa ating daily chart, edi tignan natin sila moving average. So kung okay pa, no? So mukhang okay pa naman, 50, 100, tapos 200 day moving average. Okay, good. So what about naman kay Cloud? So dapat pataas to, no, si Cloud. Ayan, kasi nag-create siya ng higher high. So kay AR, ah, di ba? So pataas pa rin ano si Ichimoku Cloud. Okay, so bullish pa rin. So what about naman sa ating mga indicators? So dito po sa ating RSI, so we have here a huge breakout sa ating resistance. Okay. So right now siya ay nasa 93 na, no? So tignan natin kung tataas pa to. 'Di ba? So 93 na 'yan eh. So bukas tignan natin. Okay. So ang pinakamataas dito kasi is nasa 94. Okay. So ito 'yun, no? So this is a retest pala, no? Ayan, so ito yung pinakamataas. 94 ba? So mag backtest tayo. Backtest tuloy. So i-check natin yung kanyang history, no? So dito naman 90, ano ba to? 95, okay? So possible nga na ma-hit to si 95, no? Ayan, so si 95 pala yung pinaka-ceiling niya rito sa ano niya, sa RSI. So ang pinakamataas is 95, guys. So there's a possibility na mag-retest nga doon, ano, sa may 95. So i-check natin bukas, no? So for now, ang pinaka-target natin is to retest this resistance, ano? Ayan sa 95, sa overbought area. Ayan. So dito naman kay MACD. So check natin dito, guys. Okay. So check natin dito. So medyo malayo, no? September, ayan. So dito po kay MACD, so still nagda-diverge pa rin, no? So we have here MACD line, signal line. Okay, tapos sa ating histogram, higher highs. Ayan, so bullish po to sa year, no? Based po sa ating MACD. Ayan. So what about naman sa volume? So sa volume po guys, so very obvious, ano? So yun nga lang, wala pang pullback sa part na to, no? Diba? So patas ng patas, guys.
Ayan. So, tignan natin kung saan magpo-pull back to, no? Ayan. So, CAR is still hype pa rin, ano? Right now. Ayan. So, maraming na nga hype, eh. So, that's why talagang tataas yan. Okay, maraming bibili, no? Ayan. So, tignan natin. Right here. Ayan. So, let's save. Save natin yan sa AR, no? Mga mining. Mining company. Okay. So, let's wait. At paikot-ikot pa siya, no? Ayan. So, next po natin, AR tapos BSC. So, i-check natin itong si BSC. BSC. Okay, so i-check natin to guys. So, based po dito sa ating daily chart. So, medyo hindi maganda. So, based po rito guys. So, para siyang ano, no? Hanging man. Diba? Ayan. So, tignan natin. So, bali sa part na to, kung siya ay magre-retest sa may taas, edi pwedeng ma-hit ito, no? Ito si resistance, which is around sa 2 pesos. Okay, sa part na to. And yung support natin, so, more likely po magre-retest dito yan. And kasi siya ay red, eh. Red candlestick. Ayan. Pero tignan natin sa mga indicators, ano? So, i-check natin mamaya. So, bali support niya, so, possible dito guys, sa 1.55 pesos. Okay, sa part na to. Diyan. Okay. Tapos, sa moving average, 50. So, medyo malayo, no? Diba? 100, tapos 200. So, still okay pa naman din, ano? 50, 100, tapos 200. So, what about naman kay Cloud? So, okay Cloud. So, medyo flat. Diba? So, flat yung ating Cloud kasi siya ay nag-print out ng lower high sa part na to. High, lower high, no? Ayan. So, what about naman sa mga indicators? So, dito po sa part na to, so, sabi natin, so, this is a trend line. So, two trend lines to, guys. Okay, kay BSC. At yun nga po is na-hit na, no? Na, diba? So, we have series of touches. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, and boom, 6. Diba? So, sa part na to, tignan natin kung magbabounce dito sa may second trend line natin sa baba, no? So, we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and possible dito. So, tignan natin kung mag-i-stop dyan at magbabounce. Ayan. So, tignan natin, ano, kasi hindi pa naman siya tumatama dun sa may trend line natin, eh. Na, diba? So, let's see, ano? Bukas, kung bubuusan siya at babasagin tong trend line na yan. Ayan. So, this is very crucial for BSC. Tapos, kay MACD, so, nagda-diverge pa rin. Okay. Ayan. Tapos, sa histogram natin, higher highs pa rin. Ayan. So, based po dito kay MACD is wala pa namang sign of weakness, ano? Ayan. Pero sa price action, so, siya po ay nagko-consolidate na right now, ano? Ayan. So, nag-pull back na siya. So, dito po sa volume, so, we have here a slight sell-off. Ayan. So, nag-flip na po pababa si OBV, ano? Ayan. So, tignan natin kung hanggang saan yung ano na to, sell-off. Ayan, kay BSC. So, i-save natin. Save. So, next natin ata si PHA. So, let's wait at isi-save muna natin to, no? At medyo matagal, eh. Ayan, so okay na. BSC, tapos PHA. So, check natin to. PHA.
So, dito po kay PHA, guys. Okay, so nag-retest na siya rito sa part na to, no? Sa may resistance natin, which is around 3.1 pesos. O, diba? So, retest to, guys. Pero kung papansinin natin, para siyang pinaglaruan, ano? Okay, kanina, kasi parehas mahaba yung wick sa may taas at baba ng candlestick. O, diba? Mahaba sa part na to, yung wick, tapos, and sa baba rin, okay, mahaba rin, no? So, let's go sa ano, no? Sa higher time frame. So, let's say sa weekly chart. Okay, para makita natin yung trend. So, much better siguro kung sa monthly chart na tayo. Yan, para rekta na. So, bali sa part na to. Okay. So, malapit na nating ma-reach to, no? Yung peak niya, which is around, ano ba to, 3.85. Okay, so malapit na, guys. So, tingnan natin kung mag-retest dyan, ano? And, possible, no? So, possible po siyang mag-retest dyan. Ayan, kasi malapit naman na eh. Ayan. So, sa weekly chart, so, i-check natin dito, no? Okay. So, tignan natin kung tataas pa to, no? So, based po dito sa kanyang weekly chart na RSI, so, almost na sa dangerous level na tong si RSI, no? 96 na to, 97, di ba? So, this is very dangerous, guys. Ayan, so, tignan natin, ano? So, bali sa part na to kasi wala pang pullback, eh. Okay, sa part na to, no? Since siya ay nag-bounce, tapos nag-create ng higher high sa part na to, no? Sa overbought area. Ayan. So, tignan natin. There's a possibility pa rin naman kasi hindi pa po tapos si weekly, no? Ito si week. So, sa daily chart, so same lang din, ano? O, diba? So, this is a retest. So, possible pa nga na mag-breakout dyan yan, ano? Ayan. So, tignan natin. So, bali dito sa ating daily chart, kung titignan natin yan, so, yung support is, okay, same lang din. So, ito po yung, ano natin, support. Okay. Si 2.87 pesos. Tapos, yung next is here, 2.67, ano? Ayan, 2.67. Okay, malapit po dito, guys. Tapos, yung first resistance natin dito kay PHA is around 3.1. Okay, around here. Tapos, meron po tayong minor resistance dito sa may taas, which is around 3.3, no? Okay, sa part na to dyan. Ayan. Tapos, sa moving average, the same lang din, ano? 50. Nasaan? Ayun, nasa baba. 50, tapos 100, tapos 200. Okay pa naman, no? O, diba? Tapos, kay Cloud, pwede syempre, pataas yan kasi nag-print out ng higher high. O, diba? So, pataas parehas ano, si upper and lower Cloud. So, what about sa mga indicators? So, dito po sa RSI natin, so, this is a retest nga po. Okay? So, tingnan natin kung makakapanik pa dito sa 96. Okay? To 97, guys. Ayan, kasi ang pinakamataas eto eh. Okay, around 98. Na, diba? So, there's a possibility pa rin na talagang tataas to. Ayan, so, tingnan natin, no? Let's see, kasi bumaloktot na siya dito sa part na to eh. And here, kay MACD, so, papataas pa rin. So, nagda-diverge pa rin, ano? Si MACD line and signal line. So, siya po ay bullish. Pero sa ano natin, sa histogram, so medyo weak siya, no? Diba? Ayan, kasi nag-print out siya ng lower high sa part na to eh. O, ayan. So, tignan natin, ano? Kung hanggang saan to pipitik. So, tignan natin kung mag-retest dun sa may pinaka-ituktok niya, no? Which is around sa, ano ba yan? Sa 3.8 something. Okay, so, tignan natin. So, possible naman kasi eh. So, dito po sa ating volume, so, nag-print out po siya ulit ng higher high.
Diba? So, very obvious naman. So, we have here high, tapos higher high sa part na to. So, bali magiging support natin dito kay PHA is here. O, dyan guys. Support, no? Ayan. So, let's save. So, save natin yan guys. So, yung next is, so, check muna natin, no? Wait lang. At umiikot pe. Ay na matapos. Ayan, okay na. So, PHA, tapos, okay. MRC naman tayo ngayon, no? MRC. MRC. So, check natin to. So, dito po kay MRC, guys, is nag-breakout. Diba? So, bali kasi sa part na to, okay, kung magdadagdag tayo, pwede naman kasi magdagdag eh. So, yun nga lang, di tayo nakapagdagdag kahapon, no? So, let's see kung meron tayong makikita rito. Okay, sa part na to, meron eh. Diba? So, this is a trend line din, guys. So, sa part na to, siya ay nag-breakout dito sa may ano natin eh. Sa may channel eh. Diba? So, ito yun, ano? 1, 2, tapos 3, 4, tapos 5, 6, and breakout dito sa part na to. So, body, okay, sa part na to, siya ay nag-pump, no? So, we have 1, 2, 3, tapos 4, 5, and 6. So, this is a retest, guys, ano, kay MRC. Ayan. So, almost ilan, guys? So, bali sa part na to, binuhusan pa nga siya kanina. So, diba sa part na to? So, medyo nanakot, ano? 0.7 eh. Diba? So, siya po ay nag-close kahapon sa 0.76 tapos binuhusan hanggang 0.7. Pero mas malakas pa rin yung mga bulls, no? Diba? So, sa part na to, so from here, tapos hanggang dito sa ituktok, so almost 33%. Diba? So, since siya po ay nasa resistance, so tignan natin kung magbe-breakout yan bukas, ano? So, to retest this high, eto. Ayan. Which is around 0.93. So, for now, i-check muna natin sa weekly chart kung meron tayong makikita. So, meron ba? So, base po dito, papansinin natin. So, much better siguro kung sa monthly chart tayo tumingin. So, para siyang breakout. Right? Oh, so this is a breakout nga po, ano? Or siya ay, ano? So, possible nga breakout to, guys. Pero, okay, sa last nating trend line, so na, so nag-breakout na po rito guys, no? So we have 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so nag-close dito guys, ano? So this is very evident na siya ay bullish kasi so dito po is ayun. So nakalusot na siya dito sa may ano natin, ano? Sa downtrend line natin. So since tayo ay naka-monthly chart, so, hindi pa naman tapos to. Si January, ano? So, for now, i-check muna natin sa lower time frame. So, punta tayo sa weekly chart. Okay? So, mukha naman siya magko-close, guys. Okay? So, bali yung pinaka-ano natin dito. Pinaka-support, if ever na siya ay magpo-pullback, guys. So, dito po yan, ano? Sa 0.75 peso. Ayan. So, this is a trend line, ano? Which is the downtrend line, guys. 0.75 peso. O, yan. So, tignan natin, ano? Tapos, so, sa usapang resistance naman, okay, sa horizontal, so, what's next for MRC? So, bali sa part na to, siya ay nasa resistance na halos, eh. Diba? Ayan, so nag-retest na rito guys eh. So wait lang ano at magbura tayo ng konti.
So retest na to. So ito siya. O diba? So nagretest na siya rito sa may resistance, no? So tignan po natin kung siya ay magre-retest and kung siya ay magre-create ulit ng breakout, no? So bali pagka nag-breakout yan dito sa ating resistance, which is around 0.95. So ang next target na natin dito kay MRC is here. So possible dito na ano sa part na to. Okay, around here. So dito guys, which is around 1.08. So let's say sa 1.1 ano, 1.1 peso. Ayan. So dito maraming touches eh. So we have 1, 2, 3, 4 and 5. Ayan. So let's see. So what if naman kung di siya magbe-breakout dun sa may resistance niya, no, which is around sa 0.95. So possible po ang strong support natin dito or yung ating significant support kay MRC is here. 0.82 or let's say 0.8, no? Ayan. So dito po yun guys. Okay, sa part na to. Diyan. So tingnan natin. So let's go back sa daily chart. Ayan, kasi nakita na natin yung trend eh. So what about naman sa kanyang daily chart? So dito po guys. So if ever na hindi po siya magbe-breakout, so possible magre-trace to rito, no? Sa 0.82 guys, which is around here. So tingnan natin. Tapos okay sa moving average. So check natin to, 50. Yan, so medyo malapit, no? 100. Okay. 200. Okay pa rin. Right? So what about naman kay Cloud? So kay Cloud, so pataas. 'Di ba? And kasi nag-create siya ng higher high. Eh. High, higher high. 'Di ba? Tapos sa mga indicators, so check natin dito. So this is a retest, ano? 'Di ba? So very obvious po. So this is a retest. And kung titingnan natin, siya po ay nag-print out ng higher high, no? High, higher high sa part na to. So kung siya ay magbe-breakout dito sa may resistance, so possible ma-hit natin to. Ito guys, which is around 83 to 84, no? Ayan, kasi ito na isusunod eh. Diba? Ayan, so this is a, ano, a significant resistance, ano? Ayan sa overbought area dito kay MRC. So tignan natin kung siya ay makakapanik. So dito po kay MACD, kung papansinin natin, still nagda-diverge pa rin, ano? Diba? Si MACD line and signal line. Tapos dito naman sa ating histogram is nag-print out ulit siya ng higher high sa part na to. Ayan, so nakabuelo naman dito guys, no? So yun nga lang, tignan natin kung magbe-breakout nga. Diba? Kasi siya ay nasa resistance na. So dito kay volume, so nice breakout. So good. Okay. So this is a nice breakout guys, kung papansinin natin dito sa volume. So siya po ay supported by volume, ano? Yung kanyang breakout. So tignan natin kung hanggang saan naabutin yung ano na to, yung spike niya papataas. Ayan. So save natin si MRC. So save natin yan. Let's wait. Okay. Ayan, so medyo matagal. Medyo matagal siyang mag-save, no? Ayan, so okay na po. So yung next natin is eto, si dito. Si dito. Dito, tapos yung susunod si Aba, no? So next natin dito. So check natin to guys. So base dito, okay, so medyo nalaglag na, no? Di ba? So bali sa part na to, so yung ating support is okay, same lang din. So dito po malapit sa may 11 pesos, ano? Ito sa may trend line na to.
Ayan, so tingnan natin, or here. So pwede pa naman siyang buhusan dito hanggang sa 10.4, no? 10.4 pesos. Ayan, kasi ano to, dalawang trend line na yan, guys, eh. Hindi ba? So for now, so mag-focus tayo rito sa part na to, which is around sa 11 to 10.4 pesos. Ayan. Or kung malas-malas pa nga, so kung bubuhusan to, baka abutin pa dito yan. Dito, guys, no? Sa 9.75. Ayan. So tignan natin, ano? So talagang malas-malas at maraming nag-take profit. Ayan, kay dito. So baka abutin pa dito yan sa 9.81, no? Ayan. So titignan natin, bearish eh. Series of lower highs, ano? Since January 5. High, lower, high, lower, high, lower, high. Bearish, no? So, sa moving average, 50. Tapos, 100. Okay, so, okay pa naman din, ano? Tapos, 200. Good. So, what about naman kay cloud? So, syempre, dapat flat to or pa-flip, pababa. Okay, so, flat siya, guys. So, looking bearish, ano? Ito, si dito. Super hype kasi. Ito na po yung sinasabi natin, ano, pag ano na. Ano lang tawag doon? Sobrang FOMO na, no. Ayan. So hindi natin alam kasi yung pinaka peak niyan. Pero still tignan natin, no. So meron pa na bang potential to kasi si dito. Ayan. So yun nga lang, ano na siya. Sobrang hype na kasi, no. Ayan, so wala naman kasing stock na puro pataas, 'di ba? So dito po kay dito, so paulit-ulit nating sinasabi 'to, ano? So there is a possibility na ma-hit 'yung ating trend line, no? Okay, since then no 2019 pa kasi 'to eh. Ayan, no? So we have 1 2 3 4 and possible nga dito. Ayan sa part na 'yan, ano? So this is a trend line eh. So trend is our friend. Diba? So let's see. So there's a possibility na buhusan pa nga to bukas kasi wala pa po tayo sa trend line. Ayan. Tapos okay, series of lower highs, high, lower high, lower high, and series of lower lows, bearish, ano? Low, lower low, lower low. Ayan, bearish. So dito po kay MACD, so we have here bearish crossover. So very evident, tapos nagda-diverge si MACD line and signal line. Tapos dito guys, kung papansinin natin, so siya po ay nag-print out na po ng lower low. So this is very bad kay dito, no? And kasi nag-print out na siya dito ng lower low eh. And kay volume, and so malapit na po nating ma-hit yung ating trend line dito, no? 'Di ba? So super close na guys. Ayan, so this is a trend line kasi. Since ano ba to? May 2020. 'Di ba? So tingnan natin kung mag-hold dito ano sa may trend line. Ayan, so save natin. So next natin sino ba? Si ABA ba? So check natin guys, ABA ata, ABA. Ayan, so wait lang at paikot-ikot pa. Ayan, okay na. Okay, so si ABA. Isunod natin si ABA, guys. ABA. Oops, sumobra. Okay, so dito naman kay ABA. Okay, so ceiling siya, guys. Di ba? So we have a rising window here. So gap up siya, no. So from here 0.9. So nag-spike siya or nag-jump. So almost 50%, no. So grabe guys, ceiling guys, no. And kasi fresh breakout dito sa ating downtrend line eh. 'Di ba? So pagka tinignan natin 'to sa higher time frame, so let's check natin. Check natin guys dito, no? Sa weekly. Ayan, sa weekly muna tayo. So, meron ba tayong trend?
So much better siguro ko sa monthly chart na. Ayan, para isahan na lang to, no? So dito guys, okay. So resistance na to, no? So very obvious naman. So this is a resistance kay ABA. Di ba? So almost nauntog na rito eh. Okay. So ayan. Okay, pwede pa naman siyang ano, okay, makapanik hanggang dito guys sa 1.44 to 1.5 ano? So let's say sa 1.5. And kasi resistance to eh. So pagka resistance, so hindi lang po naka pinpoint yan sa isang price. So area po yan pag ganun ano, support and resistance. Hindi lang po siya isang point or isang price. So siya po ay area, no? So dito po kay ABA kung papansinin natin, so take note mo, tayo ay nasa monthly chart. Ayan. So nabubulol pa ako. So this is a retest. Okay? Sa kanyang resistance, no? So we have 1, 2, ang dami. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ang dami guys, and 10. Okay? So pagka po nag-breakout yan, so super huge, no? Super bullish guys, no? Kasi this is a significant resistance kay ABA. So pagka nabasag yan, boom! Super huge, no? So if ever na siya ay magbe-breakout dyan, so what's next? So based po dito sa ating monthly chart kay ABA, so pwede nating ma-hit is possible dito guys, which is around 1.8 pesos. Okay, so tignan natin ano, since siya ay nasa resistance. Ayan. So kung di naman, so kung di siya magbe-breakout, so ang significant support natin dito is so possible dito guys. So pwede dito sa part na to. O dyan, ano? So body, ayan, so pwede sa piso. So 1.15 to 1 peso. Ayan. So ito pa yung support natin kay ABA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Ayan. So let's go back sa daily chart. Ayan, kasi naka-monthly tayo eh. Okay. So sa moving average, so check natin ano. Moving average 50. Medyo malayo, hindi ba? 50 tapos 100. Okay, still intact pa naman ano. Tapos 200, good. 50, 100 tapos 200. Tapos kay start lang na to ng golden cross guys, ano? Ayun, golden cross. Right? 'Di ba? Okay. So sa cloud naman natin dito kay ABA, so pataas pa rin. And kasi nga nag-ano siya, ceiling eh. 'Di ba? Bullish. SRSI natin guys. And then check natin yung pinakamataas dito no sa RSI niya. So based po dito sa kanyang past performance, so almost nai-hit niya to no. Si 94 pero right now siya ay nasa ano 88, 87. Okay, so this is a resistance I think. Ayan, so kung magdo-drawing tayo dyan. Oh, ayan, so almost na hit na guys eh. Diba? Series of touches. So kung magbe-breakout to, so next target natin na value kay RSI is around 95 or 94. Okay, sa part na to yan dito. Dyan. Ayan. So what about naman kay MACD? So kay MACD po, so nag-diverge, okay, bullish eh. 'Di ba? And sa volume, ayan, so meron demand. So very obvious, no? So meron siyang demand dito. So nag-spike yung ating volume dito po kay OBV. Oh, good. So this is a huge breakout, no? Ayan, no? Diba? So siya ay cup pattern.
So anyways, tignan natin ano kung tataas pa. Kasi nasa resistance na rin ano. Ito sa ABA. Ayan. So next natin ABA tapos okay, ito sa ASEN. So tignan natin to sa ASEN. ASEN check natin. So dito kay ASEN. So medyo nag-bounce naman ano at nag-retest dito sa may resistance. 'Di ba? So tingnan natin kung magbe-breakout dito no. Ayan. So yung kanyang resistance is around 6. Point, ano ba to? 6.7 pesos. Okay? So tingnan natin kung magbe-breakout. Tapos yung support, the same lang din ano. So ito po yung support niya, 6.2 to 6 pesos. Diyan. Tapos if ever na magbe-breakout, so ang next target natin dito is here, 7.2 naman ano. Ayan. So bearish pa rin po ito sa ASEN kasi lower highs pa rin, no? Since ano ba to? Since January 5. High, lower high, lower high, lower high pa rin, bearish ano. So sa moving average 50. Okay. 100 tapos 200 still intact. And sa cloud dapat, de syempre flat 'yan, ano? So tingnan natin kung flat. Oh, flat nga, 'di ba? Flat. Ayan, kasi sideways siya. So sa mga indicators natin, let's start with RSI. So medyo nag-hold sa may support, right? So, tingnan natin kung magre-retest dito 'yan sa may resistance. Tapos MACD, so medyo okay naman kay MACD. Okay. So sa histogram, so we have here higher low ano. Good. Okay, sa part na 'yan. Tingnan natin kung siya ay reversal na ano. And sa volume, so sa volume wala pa naman significant ano eh. Okay. So wala pa ditong significant movement ano. 'Di ba kasi sideways pa rin tapos wala pa namang higher high. 'Di ba? Ayun oh. So wala pa po siyang higher high sa volume. Ayan, titingnan natin ano. Kung siya ay makaka-recover na. Ito sa ASEN. So let's wait. Ayan, so wait po natin 'tong ma-save. So I think mag-last na tayo no kay OM ba 'yan? OPM. Ayan, kay OPM. Ayan, so i-check natin. Puro sa mining ano? Ayun no. Petroleum and Minerals Corporation. Talagang super bullish ng ano no. Mining sector right now. So ceiling din to guys. So from here boom. So almost 50% din guys, 'di ba? Grabe. So nagliliparan yung mga mining ano? Mining stocks. Ayan, sa may mining sectors. Sectors ano, dami. So tignan natin sa higher time frame kung ano yung support and resistance na to. Since siya ay fresh breakout. So dito guys, okay. So i-check natin kung saan siya pwedeng umistop, no? So base po dito guys. Okay, so wait. So pwede dito sa part na to, which is around here. So pwede dito guys. 0.0 ano ba to? 0.032. Okay, so tignan natin. Pero kasi dito meron ng mga touches eh. 'Di ba? Ayun oh. Ayun, so this is a resistance na rin, guys.
sa 0.03, ano? 0.03 resistance na yan. Since siya ay bullish, so tignan natin kung makakapanik pa dito, no? Sa 0.032 or 0.033, no? At pwede pang ma-hit ito, si 0.034. Ayan, so mag-adjust tayo na konti. Ayan. Ayan, so tignan natin, ano? 0.034. Or kung talagang bullish talaga, guys, si OPM, then mag-ano na tayo? Mag-exaggerate na tayo ng mga resistance na possible, ano? So dito po, pwedeng ma-hit. 0.039. Ayan. So kung 50 ulit bukas, so possible, so kung 50 yan, eh baka umabot pa dito yan, ano? Which is around 0.45, di ba? Ayan. So for now, eto muna, guys. Ayan, 0.034. At si 0.039 or 0.04. Ayan. Tapos yung support natin dito kay OPM is, so saan yung support? So possible dito, guys. Support is here, which is around 0.024. Diyan, ano? So tignan natin. So babalik tayo sa daily chart. So, check naman natin yung chart natin dito. So, 50. Bullish to eh. 100. So, okay pa naman. 200. Good. So, what about kay Cloud? So, kay Cloud, pataas din. Good. Good dyan. So, what about sa mga indicators? So, overbought. So, almost na sa 90-91. Ayan, so i-check natin yung pinakamataas dito na value ni RSI na. So base po dito, so as of now, so 93, 94 pinakamataas na. 94 ba? So I think yun nga, no? 94. Okay, 91. Merong 91. Ayun, so dun nga, guys. Ayan. 86. So meron din mga 86 na. No? So pinakamataas is 94. So dito, eh sa part na to diyan. So i-check natin to. So na-hit ba? So nakalimutan ko na 'yung natin value. Ayan, so ito pala. So siya po ay nasa ano na ba to? Ayan, so sa 90 ano na siya eh. Ayan, sa 90 ano. So possible pa na mag-retest to sa 93. Ayan. So pwede pa ring mag-upside to. Upside rally, guys. Ayan. Even though na siya ay wala pang pullback rito sa part na to, no? Or ayan, no? Okay, so wala pang correction dito eh. Ayan, so tingnan natin. So kay MACD, so nagda-diverge pa rin. So bullish nga, lumipad eh. Ayan. And sa volume din, eh the same lang din. Ayan, so bullish ano. So maraming sumabay. O, ayan. So I think tapos na po tayo sa ating update for this video. So salamat po sa inyong panonood. So see you po sa next video. Bye-bye.